Welcome back mga kabotel. Tayo ay gagawa ng video at ang pag-usapan ngayon ay tungkol sa kalamansi. So, paano ba natin siya, kumbaga ay magiging tuloy-tuloy ang pagbunga niya? Kasi ang kalamansi ay napagandang, kumbaga ay mayroon tayo sa ating bahay para sa ganun ay anytime tayo maggamit ng kalamansi dahil ang kalamansi ay parating na nagagamit ay meron tayong makukuha. So, ito mga kabotel sa aming ito. Kaya niyang mapansin mga kabutin, may mga hinog na, may mga bunga, at saka may mga maliliit na bunga. Ayan. So, may mga maliliit na bunga pa, at saka namumulaklak siya. Ano? Namumulaklak. Ayan. Namumulaklak ito. So, ang tuloy-tuloy yung kanyang pagbunga. Ayan. Ito mga kabutin, oh. Ay yung nandito sa baba ay pinag-harvest ko na kasi siyempre mababa lang kaya mas mabuti kung ang ating kalamansi mababa lang. Ito mga kabotel ay from seeds kaya ito ay mataas. So pwede rin natin kontrolin ang kalamansi na mas yung mga 7 feet lang or 6 feet lang sana para yung kayang abutin lang natin. So tingnan mga kabotel, oh. May mga maliliit, may mga namulaklak at saka itong nga sabi ko ay ka-harvest. Sinarbisan ko ng mga nung nakaraang linggo. So, ito mga kabotel, oh. Yan, sino yan? Yan. So, mayroong mga maliliit. Pero, ito pa yung iba, oh. May mga gabotel ng mais. At mayroong yung kaharvest pa lang. At dito sa kabilang side ay sino yan? Sa kabilang side mga kabotel ay namumulaklak. Ayan. So, tuloy-tuloy siya. So, mapapabunga natin ang kalamansi ng tuloy-tuloy unang-una kapag siya ay maganda yung katawan niya. At, kumbaga ay parating nating alagaan, abunuhan, at saka may tamang tubig. So, huwag sobrang tubig at huwag naman yung walang tubig. And then, tatanggalin natin mga kabotel yung mga sanga na mayroong tinik. Mamaya ipapakita namin sa inyo isang puno namin na hindi namin natanggalan ng tinik. So, ang daming mga tinik pero wala siyang bunga. So, ngayon mga kabotel ay at the same time kukuhanin natin yung ating minarkot dito. May minarkot ako dito isang puno. Na ang purpose ko sana ay mamarkotin lahat yan para may ibaba siya kasi sobrang taas. So, aking imamarkot na ay tatanggalin ko na yung aking minarkot. Yan, medyo mahirap mag-akyat. Yan, ang daming pan. Ang daming bulaklak. Ito mga kabotel, ah. Ayan. Ayan. Ayan, ah. So, itatanim natin. Ayan. Ganda ng pagkaano, ah. Wow. May mga bunga, ah. Kaya may mga konti tama ng insekto. Pero ito siya. Yan, tuloy-tuloy na yan. Yan.
ito mga kumutin. Anto lang may ugat na kaya. So, puputulin natin dito. Meron na. Dami na. Tatanggalin natin ito. Ito mga kabutil yung sinasabi ko. Oh, ito. Pag mayroon kang ganito nakita sa kalamansi, ay kinakailangan talaga ito'y putulin. Kasi hindi yan kaagad-agad. Ito ang maging dahilan para hindi siya magbunga ang kalamansi. Pag ito'y lumaki. Kasi ang mangyayari, mapupokus yung nutrient nun dito para ito'y magkaroon silang matanda na dahon. Para si aantayin nila ito. Kaya dapat ito'y tinatanggal. Yan. So, pag may nakita kay, gupitin mo agad. So, ito. Ito naman ay mamamatay ito kasi at hindi siya maganda. Iwan ko na ito siya. Ano kaya, mabubuhay kaya ito. Ito ay hindi siya, ano, nandito yung puno niya. Yan, so, iwan ko lang. Kasi wala naman siyang tinik. Ito ay kinuha ko. Ito, itong dalawa kinuha ko may tinik. So, itatanim natin mga kabutil. Yan. So, dito natin mga kabutil ay ilalagay. So, lalagyan natin ng kunting abono lang. Para sa ganon ay meron siya agad makain. Mga pan lang. Tama na yan. Mga 10 grams lang yun. Yan. So, ilalagay natin dito. Tatabunan ng lupa. Protein. So, lagyan natin ng kunti dito. Although ito mga kabutil ay ito ay organic. Ito. Mas maganda kasi yung mayroong kunting 14. So, ito mga kabutin ay nilagyan ko ng 14 yung aking nilagay ay complete fertilizer. Pwede namang kahit anong kahit hindi 14 basta complete fertilizer siya. Yan. So, ganyan. Pero bago natin ilagay yan ay tatanggalin muna natin itong ito. Dali. Ayan mga kabutin, tatanggalin natin itong plastic. So, ito ay matagal-tagal namin bago kinuha. Hindi namin siya agad hinarvest. Ang reason kaya hindi namin hinarvest siya agad. Mas maganda kasi yung establish na yung ugat niya. Mas madali. Pero pag yung hindi pa siya establish tapos tinanggal mo agad ay hindi siya nagiging ano kung minsan ay naantala yung kanyang paglaki. So, yung pag-markot namin ito, ay meron po kami itong video namin, parang update na ito. Ito yung aming, ano, nandyan sa, paki-ano na lang yung, pa namin, yung pag-markot namin ito. Yan. So, ito mga ganito, yan. May mga patay. So, ito mga kabutil, importante ito, bago natin, ano, itanim. Tanggalin natin yung mga patay na, mga sanga. Na para sa ganun ay yung paglaki niya ituloy-tuloy. Yan. Importante na matanggal yung mga sanga na patay. Yan. So, tinayin mo kapot ito. Ayan o. Yan o. Ito ay hindi namin makabotel dinidiligan. Hindi namin in-injection na ng tubig, basta pinabayaan lang. Pagkatapos ng marangkot namin, pinabayaan ito at hindi. Ngayon lang namin naman binalikan. Ayan, biro mo. Ito yung mga kabutil, oh. Ang ugat niya ay super lalaki na. Ayan.
nagrayan tayo ng plastic kasi para yung maugot ay malaya na sa maka yun. Yan yung mga kabote lang. Ang mga ugat niya, ang lalaki na. Yung ugat no. Kaya yan ay sigurado na yan na buhay na buhay. Yan ang lalaki ng ugat. Ang ginamit namin ito mga kabotil ay ito din, carbonized rice din ang halo nito. Yan. So tulad nito, ito ay carbonized rice, may chicken manure ito. Yan. At saka pwedeng haluan ng konting garden soil. Pero ito ay puro ito na carbonized rice at saka chicken manure. Yan, yeah, ang ganda na. Ang ganda ng pagkaugat, oh. So, yan ang advantage mga kabutil kapag kinuha mo ng yung hindi pa sobrang kumbaga ay bata. So, pag ang ugat ay ganito, parang malaki pa sa tingting, oh. Parang tinting na ng buri. Yan. So, balance pa. Maganda pa yung pagpipili ko ng ano. At pwede ka na mag-harvest ng calamansi. Ito yung magbubunga agad. So, ating tatakpan ng lupa. Yan. So, ang lupa din ito ay ano din yan, oh. Halo din yan ng ayan. Dagdagan na ng lupa. Ayan. Tsaka konting ano, konting siksik. Ayan. And then, ilagay lang muna natin mga kabotil sa lilim. Siyempre, sa lilim. Yan. Eh, pwede lang hindi lagyan ng tukod. Pag halimbawa makabutil na yung kalamansi ay tutumba, ay pwede nating lagyan ng tukod para siya ay hindi siya matumba. And then, or pwedeng malaki yung ito na lagyan. So, yun mga kabutil. Ano na muna natin yung tubig, pinigyan. Yan. Yan. Saka ilalagay lang natin sa lilim. Yan. So ito mga kabutil, oh. Ito ay nung minarkot namin ito ay halos ano 8 months na ngayon siya. Saka namin tinanggal. Ang reason kaya namin hindi tinanggal agad kasi ang iba, mga 2 months, 3 months ay may ugat na actually. 3 months ay may ugat na. Ang isang ano lang kaya hindi ko tinatanggal, ang mga ugat pa niya ay maliliit. So, kunting kamali mo lang ay posible siyang maputol at baka mamatay. So, ang ginawa ko ay pinatagal ko ng todo sa puno. Kaya yan ang nangyari. Napaganda siya. At ang bunga, may ito niya, may bunga. So, ibig sabihin, ang kagandahan dito ay after ilang months ito, wala pang isang month ito tutuloy-tuloy. Hindi siya yung magbabalik back to zero, kundi ay itong bunga na ito ay tatanda na yan at saka ito. Itong mga maliliit dito, may mga maliliit na bunga. Ito ilalaki na dito, na-experience ko na ito nung nakaraan sa aming isang tanim na rin. Na lumaki. Ito mga kabotil, oh, may maliliit. Lalaki na ito. Kasi kahit na siya ay bagong lipat pa lang, bagong tanggal sa puno, lalaki na yan siya kasi nga may ugat na malaki. So, ito, itong mga bulaklak na bago, ito lang hindi sure natin kung siya matutuloy. Pero itong yung may mga botil na ng maes, tuloy na yan. So, yan ang kagandahan sa mayroon tayong markot.
eh, compare sa ibang, kung magtatanim tayo ng yung from seeds, mabuti yung i-grafted natin, mas madaling bumunga. So, napakadali naman, basta meron tayong mother plant, napakadali mag-markot. Kaya kayang-kaya niyo itong gawin. Kaya yan. So, pupunta natin mga kabotel, yung aking sinasabi na hindi bumunga ng mabuti kasi mayroon siyang malaking tinik na sanga. So, ito na mga kabotel yung sinasabi ko na puno. Yan, tinan nyo. Ito dapat itatanggal. Ito. Dati tinanggalin ko na ito, ay ang bilis tumubo agad kasi dapat ay talagang from time to time ay titingnan nyo ang kalamansi. So, ito, tinan nyo dito ng kabila. Oh. Mayroon siyang mga sukuloy naman. Oh. So, ito itatanggalin natin kasi ito yung mga yan, tatanggalin natin ito kasi pag lumaki yan, mas mahirap tanggalin. Kasi hindi naman yan bagandang sanga. Yan. So, tinan nyo ito. Yan. So, tatanggalin natin ito. Para siya ay bumunga. Kasi pag hindi natin ito tinanggal, mangyayari ay hindi naman siya magbubunga. Yan. Tinan nyo itong ano, wala talagang hindi siya nagbubunga ng marami. May mga bunga-bunga pa, ilan-ilan lang. Unlike isang puno na wala nitong ganito, ay mayroon siyang mga bunga. So, medyo mahirap nga lang magtanggal nito. At mag-ingat lang sa pagbutol kasi matatalas yung mga tinik nitong kalamansi. So, ang pwede natin gamitin ay yung pruning shear o yung mga pang-cutter na malalaki. Or lagare. Yan. Lagarein natin yung mga hindi, ang gagandahan pati pag tinanggalan natin ng mga sanga na mga ganito magbabawas, lalong napapaganda kasi pag hindi natin para yung hangin ay magiging maganda at hindi siya masyadong crowded. Tingnan ito. Ito ay, actually ito ay magbubunga din ito. Kaya lang, aantayin pa ito na ito, maging matured siya. Ay matagal pa ito maging matured. So, matagal pa magbubunga. Yan. Ito ang isa na. So, tingnan nyo ito, oh. Kahit ano yan, hindi rin ma, ano yan, may mga tinik naman laki. Mas maganda yung mga sanga na tulad nito, oh. Yan. Pero yung mga may tinik tulad dito, mga tinik na malalaki, hindi yan magbubuhay. So, ganun lang mga kabotel ang gagawin natin. Kumbaga, ang kalamansi ay pagparati natin na alagaan, parati natin na tanggal yung mga sanga na hindi kailangan, ay magbibigay ng maraming bunga. So, dito sa kabila sa itin. Tignan nyo ito mga kabotel. Oh. Ah. Itong sanga na ito, halos hindi rin gumana ng marami. Kasi isang puno lang ito. Ay yung isang puno ay ang daming bunga. Ito, ang bunga niya pa isa-isa lang. So, yan ang ating tandaan na maalagaan natin. Ang isa pang reason ito ay hindi ito na didiligan. Ay yung isa parati na didiligan. So, ito yung nakukulangan din sa tubig. So, yun ang mga factor kung bakit hindi bumubunga ng marami o tuloy-tuloy ang kalamansi. So, yun lang mga kabotel, napakadali lang. At, kumbaga ay magtanim tayo ng kalamansi kahit sa anong paraan, kung ano yung pwede sa inyo, magtanim ng from seeds, or markot, o delicate grafted. Yan, marami tayong mabibili din na yung mga markoted na, o grafted, na magbubunga agad after 3 years.
So, yan lang mga kabotel. Sana itong aming video ay makapagbigay sa inyo ng inspirasyon sa pagtatanim at kunting dagdag kaalaman para doon sa hindi pa nakapagtatanim ng kalamansi. So, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood. Shout out sa lahat ng OFW at yung lahat ng Nitso Pilipinas at lahat ng subscriber ko. Maraming salamat po. Ito si Sir Jovel Palconito Jr., isang global professional at isang farmer.